sa pagkakataon ito, meron na pong initial. Ito po ay partial, unofficial results ng halalan ngayong araw na ito, no? 3.20% election returns as of 7:17 p.m. ngayong May 9. Nangunguna po, ulitin natin, 3.20 unofficial partial results. Marcos Bongbong, 958,219. Robredo Lenny, 409,608. Pacquiao Manny, 79,668. Domagoso Isko Moreno, 54,755. Lacson, 26,387. Initial lamang po ito na ating natanggap hanggang sa mga oras na ito. Ano po? Muli po, partial, unofficial, 3.20% ng election returns. Ika-anin po, Mangundato Faisal, 4,428. Ikapito, si Ernie Abelia, 2,943. De Guzman Lyodi, 2,419. Norberto Gonzalez, 2,272. Jose Montemayor, 1,669. Iyan po ang mga datos na initial po na nakukuha natin. Sa pagka-Vice Presidente, Duterte Sara, 926,748. Kiko Pangilinan, 262,613. Vicente Tito Soto, 241,687. Doc Willie Ong, 55,988. Lito Atienza, 6,854. Iyan po ang unang lima sa pagka-Vice Presidente. Ang mga sumusunod, Manny Lopez, 3,762. Walden Bello, 2,555. Carlos Serapio, 2,305. Rizalito David, 1,357. Ulitin po natin, ano? 3.20% ng election returns. Pasimula pa lamang po ito ng mga nakukuha ng mga resulta sa naging halalan ng araw na ito. Maghihintay po tayo hanggang maya-maya, kaugnay ng patuloy na pagdagsa ng mga numero mula po sa mga presinto na nauna ng nagbilang ng mga boto. Ulitin po natin ang nanguna sa mga sandali ito. Marcos Bongbong, 958,219. Robredo Lenny, 409,608. Manny Pacquiao, 79,668. Isko Moreno Domagoso, 54,759. At Ping Lacson, 26,387. At number 6, Mangundato Faisal, 404,428. Abelia Ernie, 2,943. At Karen, ito yung initial na resulta. Ulit-ulitin po natin para malinaw lamang, 3.20%. Napakaaga pa para sabihin ito na ang trend. Oo, 3.2% lang ito ng election returns, and remember, partial and unofficial. Pero ang interesting dito, Henry, ay nung nakaraang eleksyon, ang ganitong uri ng bilang ng election returns, nakukuha natin ito noon alas 6 ng gabi, alas 6:30 ng gabi. E medyo ngayon, we have to say, it's 8:30 in the evening. So ang tanong nga ng ilan, mas kumbaga, gaano katagal ngayon ang pagpasok ng mas malaking bilang at magsisimula ng official count? Or kahit na lang yung malaman kung sino o kailan ang panalo. Una-una, medyo late, nagsara, alas 7. Pangalawa, ang daming nasirang VCM, ang daming naghintay kahit na meron ng cut-off. Lagpas ng alas 7, no? So hindi maayumpisahan ng mga bilang hanggang naghihintay. Kanina nga, report ni Sen. Hernandez, ngayon alas 8 na pasado, naghihintay pa yung mga tao na pumili, nahantayin
yung replacement na memory card na wala pa hanggang ngayon. So ito si marahil nakaka-cause ng delay doon sa pagbilang ng mga boto. Okay, yung vice presidential race, si Davao City Mayor Sara Duterte ang nangunguna with 926,748 votes. Si Senator Kiko Pangilinan at 262,613. Si Senate President Vicente Soto with 241,687. Si Doc Willie Ong, 55,988. Lito Atienza with 6,854. So yan po yung kumbaga, ito yung top five, so to speak, ng mga tumatakbo. At siguro kailangan rin natin malaman kung saan ang galing yung mga boto. Kasi tama. Nangyari. At election returns ang pumasok na. Oo, nangyari. Kwento nga ni Edson kanina, no? Noong 2016, ang unang pumasok kasi ay yung mga boto mula sa Norte, which is bailiwick. Noon ni Nooy Senador Bongbong Marcos, no? Yung labanan sa pagka-presidente. So, kaya nung initial na mga results, lamang si Bongbong Marcos. Okay. No? Eto naman, sa senatorial race, we repeat, this is only 3.2% of the election returns, partial and unofficial. Nangunguna si Robin Padilla at 749,265 votes. Lauren Legarda at 711,154 votes. Rafi Tulfo with 687,813 votes. Bernadette, please. Cheese Escudero. Win Gatchalian muna. Win Gatchalian, 595,021. Si Senator Cheese Escudero, 588,056. Mark Villar, 560,065. Okay. Ang susunod natin, the 7th. Okay, ayan. Ikapito, si Alan Peter Cayetano, 544,251. Ikawalo, si Joel Testaman Villanueva, 540,280. Pangsiyam, si Mig Subiri, 534,873. Okay. JV Estrada is at number 10 ng 461,607. Risa Ontiveros at 447,129. So may magkapatid na nasa top 12 based on the 3.2% election returns. Jingoy Estrada at number 12 na 438,293. Pero mahalagang makita natin ang 13 to 15. Yun. Siyempre. Magagalaw pa to Gagalaw pa to. Number 13, Jojo Binay, 398,251. Si Bistek Bautista, 373,187. Gibo Chodoro, 367,931. Ika-16, si General Guillermo Eliazar, 334,853. Si Harry Roque, 320,256. At Gringo Nasan, 311,572. Okay. Medyo magkakalapit kung tutuusin. Ano? So, ito po yung top 18 ang pinakita natin. Mm-hmm. Ang wala dito na re-electionist so far is Senator Richard Gordon and Senator Laila De Lima. Dito po sa initial na 3.2% of the ERs. I think ang magandang punto nga na sana maipaliwanag sa atin ng COMELEC is saan galing itong 3.2%? Saan mga lugar? Baka galing ito sa mga yung unang resulta sa mga bailiwicks ng mga kandidato. Kaya natural, medyo lamang sila. Hindi ba dumadating yung mula naman sa bailiwick ng mga kalawang kandidato. Ang pangako po ng COMELEC, di ba, nung na 2019, nagkaroon ng tinatawag na 7-hour glitch. Natawag yon sa term na 7-hour glitch overnight. Pero tiniyak ng COMELEC that they've upgraded their system na hindi mauulit ang glitch na yon at umaasa sila na tuloy-tuloy ang bilangan. Ang makalagap po kasi sa mga manonood at sa botante, ang tinatawag na tiwala. Yung maipapaliwanag, saan ang galing ang boto? Bakit ganun ang boto? Gusto makita po ng botante yon. Saan ba to nang galing? Yung pwede po nila matrack kung bakit tumaas ng ganun ang bilang ng isang kandidato. At ganun din ang nangyari kanina, Karen, no? Badet.
yung pagbabantay ng mga tao sa kanilang mga boto sa mga BCM sa mga BCM ayan. Okay, mga updates, updates. Sa presidential race, okay, 36.98%. So close to 37%. Close to 37% na ito ng ERs. Nangunguna si Marcos Bongbong, 12,065,875. Number 2, Lenny Robredo, 5,756,125. Manny Pacquiao, 957,851. Number 4, si Isko Moreno Dumagoso, 874,188. Senator Ping Lacson, 407,652. Okay, so yan ang top 5 doon sa ating tumatakbong pagkapangulo. Sa vice presidential race naman, Sara Duterte at 11,775,000. Ayun, napalitan na. Okay, ibalik natin doon. Pero ito yung 6 to number 10 ng presidential. Pero doon na tayo sa top 5. Sara Duterte, 11,775,010 votes. Kiko Pangilinan, 3,665,072 votes. Senate President Tito Soto, 3,300,628. Doc Willie Ong, 887,199. Lito Atienza, 82,035. At ipapakita natin yung 6 to 10. All right. Okay, so it's almost 37% na yan ang boto. Medyo mas mabilis nga, no? Ngayon, nakikita natin. Ito ay mula po sa COMELEC Transparency Survey. So although this is unofficial, at, of course partial, itong mga datos na ito ay mula rin sa Commission on Elections. Okay. Interesting is ang senatorial race, even if these are unofficial and partial, is si Robin Padilla in any of the surveys was never number one. And yet, in the early count, he's showing clearly that, surprisingly, he's number one at 9,818,045. Lauren Legarda, who's been number two to four in several surveys, is at 9,692,138. Rafi Tulfo, consistently number one in the surveys, is now at number three, based on this count, at 9,268,236. Ang ika-apat sa ngayon ay si Win Gatchalian, 8,366,692. Ikalima si Cheese Escudero, 8,329,481. At Mark Villar, 7,699,904. Pang-pitong pwesto naman si Joel Villanueva, 7,568,260. Alan Peter Cayetano, 7,565,959. Mig Zubiri, 7,248,670. Okay, Risa Ontiveros pasok sa 10, 6,376,002 votes. Ang magkapatid na JV Estrada Jinggoy ay nandun sa 11 and 12, no? JV with 6,252,318. Jinggoy Estrada, 5,692,908. Both re-electionists at kapwa natalo nung 2019 nung tumakbo sila sa pagkasenador. Nasa 13th, si Herbert Bistek Bautista, 5,327,373. Gibo Teodoro, 5,143,513. Jojo Binay, 5,140,463. Guillermo Eliazar, 4,894,574. Shell Jokno, 4,517,803. At si Harry Roque, 4,449,772. All right. So yan ang top 18. Once again, binanggit natin, may ilang re-electionists na wala pa dito sa top 18. This is almost 37% of the votes, exactly 36.98%. Maraming factors actually, no? So meron kang survey is one of the factors, snapshot po yan. Pero ang tanong din dyan is ang tinatawag nila sa kahuli-hulihan, who will deliver the votes for you? Yun. So merong, you have local government units, may community
demand voting, ang endorso ng isang malaking simbahan is a factor. It's actually the delivery pagdating na sa araw ng eleksyon. Doon nagbabago ang either standing mo, bilang mo, kung makakapasok ka. Pero kung partial pa lang ang pag-uusapan, mukhang tama yung mga survey dahil ang laki ng mga pumapasok ngayon kay Bongbong Marcos kung survey ang pagbabasehan. Based on the presidential and vice presidential. Malaking nga naman yung labang at 36.98 na election returns. Okay, look at this. Ngayon. Sa ngayon to. Sa bago to, si Shell Diokno ay pumasok now at 17. Number 17. Bumaba si Harry Roque sa number 18. So, interesting, it's now, lagay natin sa relo ko, it's 8:45, tama ba? 8:45, this is already 36.98% of the votes. So, kung ganito ang pacing niya, ang tanong, kaya ba ma-deliver ito ng COMELEC na before midnight, you may have at least 50% or 60% of the election returns. Tandaan natin na ang bawat kopya ng election returns, napupunta ito sa iba't ibang grupo. So, una, may partidong pinupuntahan. The second election return, bawat registered na partido may sarili silang election return. I think the fourth election return goes to PPCRV. NAMFREL as an election return. So maraming checks and balances naman para makita talaga ang resulta. Ito po as of 8:02 p.m. Ito mga resulta na ito. So kanina lang po. At ito ay mismo mula sa COMELEC. Pero inuulit-ulit po namin, ito ay partial, unofficial results. At ito ay halos 37% pa lamang ng election return. So malayo pa. Hindi natin alam kung saan ang galing itong mga boto ito, kung anong riyon, kung kanino mga bailiwik, ng mga riyon. So patuloy ang ating pagmo-monitor. Ano po? All right. Now it's 46.92% of the election returns. Konti na lang kalahati na po ito ng election returns. Bongbong Marcos is number one at 15,339,878. Vice President Lenny Robredo, 7,288,834. Manny Pacquiao at number 3, 1,262,192. Number 4, Isko Moreno Domagoso, 1,063,656. Bing Lacson, 505,265. Yung po ang unang yung top 5. Sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente, ito po, nangunguna pa rin, Sara Duterte, 14,973,051. Kiko Pangilinan at number 2, 4,632,451. Vicente Tito Soto, 4,197,511. Doc Willy Ong, 1,083,423. And Lito Atienza, 106,280. As of 8:17 p.m. Okay. All right. Sa senatorial race, we are reading 46.92% of the election returns. Robin Padilla pa rin ang number one at 12,491,886. Pag napatuloy ito, si Robin Padilla ang masasabing dark horse of the Senate race because hindi to predicted by any survey or any of the analysts. Loren Legarda at number two with 12,237,106. Rafi Tulfo at number 3, 11,718,657. Nasa ika-apat pa rin si Win Gatchalian, 10,511,221. Nasa ika-lima si Cheese Escudero, 10,473,576. At ika-anim si Mark Villar, 9,702,505. Pang-pito, Alan Peter Cayetano, 9,574,961. Joel Villanueva, 9,534,286. Mig Zubiri, 9,191,041. Risa Ontiveros, 8,012,822.
JV Ejercito 7,912,678 and Jingoy Estrada at 7,257,967. Okay, ang pagitan, tingnan natin ang pagitan ng bilang ng number 12 or 13. Alam naman natin sa mga nakaraang halalan, itong labanan eh. Ito yung mga number 10 to 13, no? So, Herbert Bautista at 13, 6,675,901. So, siguro may 500,000 ang pagitan niya with Jingoy Estrada sa 12th place. Si Jojo Binay, former Vice President Jojo Binay, actually in the last few surveys has always been in the top 12. Kaya ito, medyo siguro may ilan na nagugulat dahil number 14 siya at 6,527,106. Si Gibo Teodoro is at number 15, 6,467,246. Ang tanong is kung makakapag-deliver ang mga suporta kay Teodoro at biglang umakyat sa top 12. Ika-16 si General Guillermo Eliazar, 6,091,561. Shell Joknov, 5,594,788. At si Harry Roque, 5,589,110. 46.92% as of 8/17. Hindi ko alam, no, kung ito ay matatawag na trend na, no? Siguro pag hinintay natin ang 60% na konti na lang. Okay. Actually, pero very interesting ito pong punto ng automation. Siguro ito ang dahilan kung ba't sinabi ng COMELEC, just to be objective, na naniniwala sila that in the end, it's a success. Yun ang sinabi ng COMELEC kay at sa ating correspondent na si RG Cruz. Kasi ang spirit o spirito ng automated elections is sa parehong araw na yon, ilang oras pagkatapos at nagsara ang polling precincts, meron ka ng ganitong uri ng partial and unofficial results. Paano kaya yung mga nandun sa mga pila, hindi nakaboto? No? Oh, Bernadette, so, Henry. Gaano kaya karami yun? Yun ang tanong ko, gaano karami yung naghihintay o yung late na nakaboto dahil sa paghihintay? Dahil, well, 1,800 incidents ng abirya mga vote counting machines. So ilang tao ang apektado noon? Ilang libong tao? Ilang daan libo? At hindi lang yan, kasi baka mamaya naririnig nila itong mga partial results na ito. Hindi na pwede, sarado na. Baka umuwi na sila, hindi na rin sila magtyaga kahit na sarado na. Pwede. Kasi pag nandun ka na, baka makaboto ka man. Okay. So, ang isa pang bagay dito na interesting, is so it's now 46.92%. Ito na halos 47%. Halos. Okay, balikan natin ang kasaysayan ng konti, no? 2016, kung maalala natin, si dating Pangulong Duterte, nung mayor pa lang siya noon, his popularity rating was at 36%. But he had more than 16 million votes, and that was 33% of the voting population. Duterte was more than 16 million votes at only 46.92% of the election returns. You already have Bongbong Marcos at close to 16 million votes, roughly. That's 15,339,878. There are 65 million voters this election. The turnout in the Philippines is always either 75% to 80%. So ang tanong ngayon, you'll have a bigger number in terms of yung mananalong pangulo ngayon. And to think, kasi si Duterte na ang pinakamalaking bilang. Yung 16 million, no? Pero siguro ulit-ulitin natin na 46.92%. Hindi natin alam kung trend na to. Pangalawa ay kung saan ang galing itong mga boto na ito, kung saan din yun, kung kaninong bailiwick. Hindi pa natin na-analyze ito, no? Kasi 2016, ganyan din yung initial na nangyari. Pero pwede natin take note na 15 million yung si Bongbong Marcos, 7 million si Lenny Robredo, medyo kalahati. Di ba yun naman ang sinasabi, kailangan malaking-malaki yung panalo, sabi kanina ng mga analyst na nakausap natin, para rin walang maging question doon sa resulta. Pero as we can see, medyo malaking-malaki ang pumapasok na boto,
kay Bongbong Marcos at 15,339,878. Again, this is 46.92% of the election returns. Mm-hmm. Alam mo, this is also kasi, ano rin to eh, isa tong malaking tinatawag na test pagdating sa mga institutional survey firms. Kasi ang mga institutional survey firms ay binatikos rin ng marami, tinanong ng kanilang methodology, yung kanilang pamamaraan, kung sila'y nai-impluensya. Pero pag ang lumabas sa survey, ay sa resulta, ay tulad halos nang lumabas sa survey, then nangangahulugan na kahit pagkatapos ng pandemya, kahit matapos ng 6 na taon ni Pangulong Duterte, is the methodology works. But we will only see it after the results. Although interesting is the Senate race with Robin Padilla. Dahil nagbabago pa rin. Kung may analyst tayo dito, interesting na case study ang pag-akyat ni Robin Padilla sa number one. Although, balikan natin konti ang kasaysayan, ganun ang nangyari kay Grace Po. Natatandaan ko, we were all covering. Sa survey, hindi nag-number one si Grace Po noon. Bigla na lang nagulat ang lahat na biglang siya'y number one nung tumakbong unang pagkakataon sa pagkasenador. I believe this was in 2010. Tama ito, no? 2010 tumakbo si Grace Po. And nag-number two rin si Loren Legarda noon. Mm-hmm. Tumakbo sa pagka-senador. Senador. 2016 sa pagka-presidente. Yeah. Pero walang prediction noon na si Grace Po would be number one in 2010. Pero kung tutuusin, yung lamang ni Robin Padilla, 12,491,000. Kay Loren, 12,237,000. Medyo maliit. Maliit lang yan. So, may possibility na magbago yan. Kahit yung kay Rafi Tulfo, pwede pa rin eh. Pwede pa rin. Hanggang siguro kay Win Gatchalian o kay Chis, medyo may posibilidad pa. May punto ka, partner. Kasi tama, ito lang, just for conversation, point of discussion, pag pumasok, let's say, ang Bicol region, yes, that's roughly 3 million. So ang tanong dyan, magbabago ba ang ranking ni Escudero? Yes. Malaking bailiwick yun, di ba? Kaya nga yung tinatanong natin kanina, saan ang galing itong mga botong ito? Mm-mm. Anong region? May kanya-kanya kasing lakas yan, di ba? Ang grupo ni Bongbong Marcos, malakas sa Norte, si Sara Duterte, malakas sa Mindanao, si BP Lenny, malakas sa Bicol at ibang parte. Si Isko, malakas sa NCR. Now, historically speaking ito, ang ganda, pag presidential and vice presidential, factors yan. Sa senatorial race, sinasabing ang 1 to 8 at 46.92%, parang siguro nakakahinga ng ilan sa mga ito. Alam mo yun, nagkakapi na yan. Sinasabi nila po na at least pasok ako. Yun. Ang tanong na lang ng ilan dyan ay ranking. Ngayon noon pa naman, nagko-cover na kami, talagang ang 10 to 12 ang binabantayan. Natatandaan po ninyo nung huling eleksyon, maghirap ang nangyari kay JB Estrada, kaibigan niya si Senator Nancy Binay. At parang 100,000 lang, napakaliit na bilang. 12 and 13, si Nancy Binay ang pumasok, labas si JV Estrada. And ang maghirap sa ganun kasi, anong gagawin mo? Lalo na, alam mo, itong mga senador na to, syempre, they're colleagues. Magkatrabaho sila. Wala kang magawa sa ganung sitwasyon. Kundi maghintay. Maghintay ka na lang. Final results. Ang hirap nung medyo tawag nila dyan, di ba, yung nandun ka sa tail end ng pagbilang sa pagka-senador. Marami na rin mga senador nitong mga nagdaang mga eleksyon, lalong-lalo na sinabi mo ngayon, number 10 hanggang 12, ang nalaglag na tuloy yan. After ilang days, kala nila pasok na sila, nalaglag. Marami rin. At one point, Laila De Lima. Yes. Pumasok si Laila De Lima. At may nalaglag na si Gringo na siya. Francis Tolentino. Election memory to. Election coverage memory po to. Wala tong notes. Habang tinitingnan ko tong numbers na ito, 46.92%, Bongbong Marcos with 15,339,878. Ang iniisip ko ngayon, at how many percent kaya may magkoconcede na may panalo na, I wonder. Actually, sa Amerika, depende. Magandang tanong yan, Bernadette, because sa Amerika, pag obvious na alam mo yon, wala ka ng chance ang manalo, magko-concede ka na para hindi na bilangin ang boto mo, mag-concentrate na lang dun sa lumalaban. Diba? But dito,
baka tapusin nila ito hanggang dulo. Ay, lalo na yung nasa 13 hanggang 15 siguro. Eh, mahirap din mag-concede agad, no? Oo. Ang interesting lang dito compared to 2016, kung natatandaan ninyo, itong 1 to 3 so far, no, based on 46.92, ang layo ng agwat ng number 2 na si Robredo to the number 3 na si Pacquiao. Mm-mm. You have to remember in 2016, yung Duterte, Rojas, and Grace po, kahit papaano, at one point nung bilangan, hindi pa ganun kalaki yung mga agwat. Di ba? So tama nga yung unang mga analysis, no? At the end, ito ay sa pagitan ni na Marcos at Robredo lamang. Ang tanong na lang dito talaga, will the voters for Robredo? Sinasabi ka, itong tanong sa mga analyst, tinanong mo rin, is it possible that there'll be an upset? Yung bigla na lang magulat. Mm. Magulat, let's say, ang sambayan ng Pilipino dahil lumalabas sa survey ay iba based rin sa nakitang mga rally na ipinalabas. Dapat ang tawag dyan, may balwarteng malaki na pumasok. Yun ang hinihintay natin, kung saang mga baluarte yung papasok, kung kanino. Okay. Now, it is 832. 832, 53.5% na po ito ng mga boto. What does that mean? Mahigit po sa 30 milyong boto na po ang nabibilang sa ngayon election returns partial. So right now, mahigit kalahati. Oo, mahigit na sa kalahati. Bongbong Marcos at 17,541,799. Nalampasan na po ni Marcos Jr. ang bilang ni Duterte nung siya'y nanalo bilang Pangulo noong 2016. Lenny Robredo at 8,311,501. Manny Pacquiao, number 3, pero malaki po ang agwat at 1,486,592. Pero hindi pa ito ang majority. Nalagpasan na, pero hindi po masasabi majority. Majority ng 53.5. Ng majority na yan. Ng voters. Ng voters? Oo. Ng election returns. 100% election returns, 53.5. Ilan ang botante? 65 million, that's 65 the majority. Yeah. Pero I would assume na yung majority, kung 65 million... That's more than 30. Yung sama-sama lahat? Oo. Okay. Ang sinasabi ko, yung majority nung pagkapangulo. Mm-mm. Okay, tama. Yung bilang. Yung bilang. So, okay. Number 6, si Faisal pa rin. Faisal Mangundato. Number 7, si Ernie Avella. Number 8, Lloyd de Guzman. Number 9, Norberto Gonzalez at Jose Montemayor. Of Vice Presidential, Bernadette. Ito number 6, Manny Lopez. Yung number 1. Skip natin na yung number 1 ng Vice Presidential race. Maibabalik ba natin? Ayun. Sara Duterte, 17 million. Tama yung survey. Kung titignan mo, hindi nagkakalayo ang Marcos at Duterte. Based on the surveys, 17,155,745. Kiko Pangilinan, 5,276,161. Tito Soto, 4,783,190. Doc Quiliong, 1,209,536. And Lito Atienza, 123,410. At ito'y palabas natin, yung 6 to 9. Number 6 to 9 ng vice presidential race. Okay, so 53.5% na po yan ang election returns. So technically, yung pinag-usapan natin kanina, majority na ito ng election returns because it's more than 50%. But ang tanong ni Kung majority Henry, na ito majority. Para sa individual ng mga candidates. Yeah. Mm. Because actually, sa kasaysayan ng Pilipinas, we've had what we call pluralist presidents. Mm. Hindi po sila technically majority ng botante, although with Erap Estrada, he was the majority. Pag binalikan natin ang bilang niya, si Erap Estrada is mostly pinakamalaking bilang but not the majority of the voters. Lumamang sila, pero hindi ganun kalaki. Yes. So, Robin Padilla sa senatorial race, these are 53.5% of the election returns is still at number 1. 14,309,020.
Siguro gulat na gulat si Padilla sa bilang na ito. Lauren Legarda, 30,939,469. Pero tama kayo, partner. Medyo mababas, wala pa sa 500,000 ang pagitan. Right? Rafi Tulfo, now at 30,356,368. Nasa number 4, Win Gachelian pa rin. 11,952,367. Number 5, Escudero Cheese. 11,908,752. Mark Villar. 11,048,941. Alan Peter Cayetano, 10,934,836. Joel Villanueva, 10,842,038. Mig Zubiri, 10,510,062. Risa Ontiveros, 9,105,933. JV Ejercito, 9,029,885. And Jingoy Estrada at 8,319,473. All right, ito yung number 13 to 18 of the senatorial race. Si Herbert Bautista, 7,580,025. Former Vice President Jojo Binay, hindi pa rin pasok sa top 12 based on this 53.5% of the ERs. 7,456,902. Gibo Teodoro at 15, 7,353,392. And si Guillermo Eliazar na. Si Guillermo Eliazar, 6,875,970. Number 16 po. Number 17, si Harry Roque. At tumaas na naman ang bahagya, no? 6,366,013. At si Chel Jokno, 6,301,353. Number 18.